Magandang araw mga nanay, mga mamas, mga mamis, mga lolo't lola. Ako po ulit si Brech Castro and welcome back to my channel. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung mga tanim kong gulay. Hindi lang po bulaklak yung mga tinatanim ko. Mahilig din po akong magtanim ng kung ano-anong mga buto na makikita ko, yung makikita kong available dito sa bahay. Ayan. Una, meron tayong ampalaya. Kung makikita natin, ready for transplant na siya kasi lumalaki na siya and pagapang na siya. Dalawa sila eh. Ito. Ito yung pangalawa. Tinin! Yan. So, bakit po nga ba tinanim dito sa disposable glass itong or baso itong ampalaya? Kasi ito yung tinatawag na punla. Ayan. Mas madali kasi nating madedetermine or malalaman yung paglaki nila kapag nilagay muna natin sila sa punla. Ayan. Sa pagtatanim, yung ampalaya naman is madali itong tumubo. Nangangailangan lang siya ng araw and common po sa Pilipinas. Alam nyo ba na masarap itong igulay sa munggo, sa tinola, at kung ano pang kung saan mga lutuin pa. Sa pagtatanim naman ng ampalaya, hindi naman mahirap hanapin yung buto niya. Pwede tayong bumili sa palengke ng ampalaya na yung medyo hinog na yung ano niya, yung bunga niya. Tapos yung buto noon, makikita natin pag binuksan natin, 'di ba? Medyo red siya or mapinkish siya. Yung buto noon, pagka ganun, pwede na natin siya itabi or itanim kasi matured na yung buto niya. So, ready for planting naman talaga. Dapat din, nilalagyan natin siya ng date kung kailan natin siya tinanim. Ayan, tinanim ko siya noong May 24. And today is June 21. Ayan, ganyan na siya kalaki. Pwede nang i-transplant. Second, meron din po akong sili. Ayan. Ayan. Actually, hindi naman talaga ako mahilig sa maanghang. Pero kasi, itong dahon ng sili, kaya naisipan ko siyang itanim. Kasi nga, ginagamit ko siya pag nagluluto ako ng tinola. Tinolang manok. Ganyan. Kasi diba, napaka flavorful kapag nilalagyan ko siya ng dahon ng sili. Yung anghang niya, swabing-swabing lang sa panlasa natin, hindi siya ganun kaanghang and napaka-acceptable sa panlasa natin. Yan. Same date ko lang din sila tinanim, pero kung mas makikita natin, meron din ako ditong small. Ayan. Siling labuyo. Close up natin siya. Yan. Medyo maliit pa siya. So, bakit kaya mas mabilis itong lumaki compare dito? Kasi, mga mamis, one factor din is yung container nila and yung pag-receive nila ng liwanag. Kasi yun yung talagang number one requirement nila para sa kanilang mabilis na paglaki. Alam niyo mga mamis, natutuwa nga ako kasi na ngayon ko lang napansin na meron din tumubong mushroom. So cute, di ba? Nakakain kaya to. Anyways, nakakatuwa lang siya kasi meron siyang other living organism na kasama niya. Third, meron po akong tanim na bawang. Wow, bawang, di ba? Ang bilis lang nitong hanapin sa market. Yes, opo naman talaga. Hindi ko po yun kukontrahin. So, bakit ko namang naisipan magtanim ng bawang? Actually, naisipan ko lang siya nung one time nanood ako ng video and in-apply ko siya. So, tinignan ko lang din kung makakapagbuhay talaga ako ng bawang and then luckily, pinayagan naman tayo ni God. Ayan. Sa pagtatanim pala ng bawang, yung butil ng bawang, ito. Ayan, ipakita ko sa inyo. Ito yung butil ng bawang. Tatanggalin mo lang yung peraso niya. Kunyari, let's say for example, ito. Ayan, tanggal ko na siya. Ang itatanim natin dapat is yung mataba. Mataba at magandang butil. Bakit? Kasi sa pagkukonsider nung texture niya or nung
kalagayan ng bawang, dun din nakadepende yung pagtubo niya. So, abangan natin mga mamis kung kailan po pwedeng i-harvest to. At aba, may panggisa na si Inday. Yan. And yung last kong ipi-feature sa inyo is yung tanim pong, tada! Luya. Ayan siya. Alam nyo ba, mamis, kaya ako naisipang magtanim ng luya? Alam nyo ba yung unang araw ng lockdown? Grabe, panalo, kinabumpay yung presyo ng karne nitong luya. Umabot ng 270 per kilo. So, di ba nakakaloka talaga? Ang mahal na nga ng bilihin. Tapos yung mga pangunahing pangangailangan pa natin is nagtaasan din. So, paano nga ba magtanim ng luya? Ganito lang po yan. May luya po ako dito. Ito. Kung makikita nyo, may usbong siya, di ba, dito, sa may part dito. Pwede nyo pong ikat simula dyan, or kahit maliit na pieces lang, or yung portion nito, yung portion na may usbong. Then, itanim natin sa lupa. So, paano natin itatanim? Kung makikita nyo dito, ayan. Ayan siya. Yung may usbong, nakagaya nito. Ayan. Yung may usbong, dapat nakalitaw siya sa lupa, hindi siya yung fully covered ng soil. Kasi, pagka ganun, matatagalan siyang tumubo. Ayan o, ito close up po. Pieces lang po talaga to ng luya. Ayan yung portion niya. Ayan. So, luckily, napatubo mo rin siya. And, base sa mga pag-aaral, ang normal duration para ma-harvest natin to is 5 to 6 months. Wow, di ba ganun katagal? Sasabihin natin, ang tagal naman nun, bibili na lang ako ng luya sa Talipapa. Yes, ma'am, hindi kita kukontrahin doon. Pero alam mo ba na ang advantage ng pagtatanim ng mga ganitong simpleng gulay is, number one, nakaka-save ka or nakakatipid ka sa pang-araw-araw na gastusin. Second, yung mga nabili mo or yung mga ihahain mo, iluluto mo is 100% sure ka na safe and garantisadong masarap ihain sa ating pamilya kasi ikaw ang nag-alaga at sumubaybay sa kanilang paglaki. Mamis, i-encourage ko talaga kayo na magtanim sa ating bakuran. Kung wala tayong mga direct soil na pagtataniman, pwede po tayo magtanim sa container. Kasi alam nyo ba na sa simpleng pagtatanim, hindi lang tayo yung nagbe-benefit, pati na rin yung Mother Earth. Kasi diba, sa panahon ngayon na may pandemic, ang isip ng mga tao is kailangan palakasin natin yung ating mga resistensya sa pagkain ng masustansyang pagkain at hindi pagpapabaya sa ating hygiene and pagdulog. Hindi na rin natin napapansin na yung nature is hindi na siya maganda, hindi na ganun kasi para sa ating lahat, lalo na sa ating mga younger generation. Sana mga mamis, isip natin na pag nagtanim tayo, yung bawat dahon na sisibol or uusbong sa mga halaman, napakalaki yung impact na ginagawa nila sa environment kasi nakakatulong sila sa paglilinis ng pollution sa hangin. Yun din nga, gaya na sabi ko, magarantisado tayong safe yung ihain natin at kakainin natin. And hindi nyo ba alam na pag nagtanim tayo, yung hindi natin namamalayan na yung sarili natin is ini-engage na natin sa nature, which is a good source or good practice of exercise. Pinagpawisan ka na, nakatulong ka pa sa environment sa pamamagitan ng pagtatanim. So, ayun lang po mga mamis. Sana ay may natutunan kayo at sana magtanim din po tayo sa ating mga bakuran. Bye-bye!